May muta pala ako, hindi niyo sinasabi. Gusto mo ng glass skin? Ayan, i-try mo tong products na to. Napasobra, OMG. Wala akong pambili, bakla. Alam niyo yun, parang... Krisha. Welcome or welcome back to my channel. So today's video, meron tayong i-review na product. Ito ang Dewy Cell, guys. Oh my god! Ulit. Ito ang Dewy Cell, guys. Ayan. And Korean brand sila. So meron itong 10 pieces na item. Turn-on cream. Hindi mo makita kasi holographic yung packaging niya. Ang ganda ng packaging niya. Oh, holographic. Filtering cream. And then, eye plus cream. Ito yung Ampoule Serum nila. Super Dewy Cell Cushion. Ayan, ang ganda ng packaging nila, no? Holographic, tas violet. Favorite color ko din yung violet. Tas meron ditong refill sa cushion. And then, Ampoule Cream. Super obsessed ako sa packaging niya. Cica Plus Balm. Ito, na-try ko na to. Ang ganda nito. Lifting Mask. Ayan. Ang ganda ng packaging. Tapos, ito yung last na pinakamalaki. Ito yung private care mask. Diba? Ang ganda ng packaging, bakla. Wow! Gusto ko itong itry ng lahat. Kaso, baka hindi ako matapos kapag 10 pieces yung tinry ko sa inyo. So, meron akong apat na i-review dito sa products na to. And then, yan. Mag-start na tayo. So, ang Dewy Cell po ay Korean brand. At saka, pwede kayong mag-order sa Shopee. Ilalagay ko sa description box yung link nila sa Shopee. Okay mga sis, so mag-start tayo dito sa Cica Plus Balm Cream nila. Lahat ng packaging nila guys is naka-seal. Ayan, tinanggal ko na yung sa akin kasi ito yung nagamit ko na. Super nagustuhan ko siya. Parang 1 week ko na siyang ginagamit. And this contains 50 ml. So ito yung kiniklaim ng product na to. Quickly recover skin that was contact with UV light, smoke, and fine dust. So itong product na to guys is free sa 6 na harmful substances, which is yung paraben. And ayan, ilalagay ko na lang dito. Ayan siya guys. Meron siyang parang beads. Kita niyo ba? Ayan o, oh, yung white. Yan daw yung tinatawag na moisturizing capsule. Pero kapag binled mo na siyang ganyan, nawawala na siya. Tapos, ang bango niya din, ayun, na sa ilong ko. Ang bango niya, parang familiar yung amoy niya. Ayan, guys. Dito naman sa kabila. Lambot sa face nito, kaya nagustuhan ko siya nung ginamit ko. Ito pa lang kasi yung na-try ko sa products na to, kasi hindi ko na talaga mapigilan nung dumating na kailangan kong magbukas ng isa para itry ko. Tapos guys, kagising ko, parang napaka-glowy ng skin ko, parang napaka-healthy ganun. Ayan guys, na-apply ko na yung Cica Plus Balm. Ayan, kitang-kita niya naman na nag-glow yung face ko, diba? Ayan o, parang glass skin. Sino ka dyan? Glass skin ka, girl. Ayan sis, kaya ko siya nagustuhan kasi nga, nakaka-glow siya ng face, diba? Ayan o. Diba, para ka ng glass skin kasi, pack. Sa una, medyo sticky siya sa face, pero kapag tumagal ng tumagal, matatanggal na din yung pagka-sticky niya. Sobrang lambot ng mukha ko sis, parang baby face. Then, let's proceed sa isang product pa nila na filtering cream, whitening and glowing effect. So, dito, ganyan lang yung packaging nila, white, tas meron parang holographic. And then, ayan, nakasil pa yan, hindi ko pa ito na-open. Tube din siya na color white, kagaya ng packaging niya sa labas. Sa box, sa labas. Matte white yung packaging niya. So, ilalagay muna natin siya dito para makita natin. Ayan, one dot lang. Parang nakikita ko sa kanya, primer na merong moisturizer, na parang tone up cream, ganun. And i-apply ko muna siya sa, ito sa aking right face para makita natin yung effect niya. Para talagang may moisturizing effect. Ayan guys, as you can see, meron nga siyang whitening and glowing effect. Ayan o. Diba? Tingnan niyo yung eye bags ko. Naminimize niya yung pagka-dark ng under eye ko. Okay guys, so ayan. Kitang-kita niyo naman yung difference, diba? May mga
mga products pala nila, guys, meron silang SPF 50, PA++++. So, ayan ang effect niya sa whole face. Ano siya, malagkit din, kagaya nung Cica Plus, pero parang mas sticky to, or hindi ko alam, baka kasi meron na ako nilagay na Cica Plus, kaya nag-sticky siya lalo. Pero tingnan natin kung magsaset siya. Baka kailangan niya mag-set, but muna natin siyang i-judge. But I also love this, guys. Naman yun naman yung effect niya sa face ko. May muta pala ako, hindi niyo sinasabi. Ayan, di ba? Parang Korean glass skin talaga, sis! Kung gusto mo ng glass skin, ayan, i-try mo tong products na to. Tapos guys, sobrang bango pa niya, para kang nakaamoy ng perfume, ganun, pero mild lang. Napupulol na ako. At kanina kasi, sobrang ma-feel mo talaga na may in-apply kang cream, kaya sobrang lagkit niya. Pero ngayon, ayan, medyo konti na lang dahil nga siguro pinatong ko yung Cica Plus at saka itong filtering cream. So next naman na i-review natin, itong Duicell Super Cover Cushion, number 23 yung shade niya. Meron din siyang SPF 50+, PA++++. Ayan, lahat ng mga products nila ay merong SPF. So nandito din nakalagay kung ilang months siya pwedeng gamitin. So ito, pwede siyang magamit 12 months. Ito ang kanyang packaging, guys. Tingnan nyo, ang ganda. Para siyang, pwede siyang gawing mirror, oh. Ayan. Kaya lang medyo siyang, medyo violet siya. Ayan, kita niya ako. Hi. Ayan. Hi, guys. Hi. Ayan, ang ganda ng packaging niya talaga. Favorite ko din kasi yung violet or purple. Ayan. So, ito sa likod niya, nakalagay lang. Hindi ko maintindihan. Beshi, Korean. Ayan, Korean siya. Pero ayan, Duicell Super Cover Cushion yung nakalagay dyan sa taas. Tapos yung 12 months nga. And then ayan, yun lang yung nababasa ko. Yun na, wala nang iba. Labo. Ah, okay. So, meron siyang film pa. Kaya pwede natin siyang tanggalin. Para maging clear yung salamin. Tapos meron siyang sponge. Ayan, meron nakaprint dito na Duicell. Meron pa siyang cover. Bubuksan na natin siya. Hindi pa ako nakabili ng cushion ko before, pero yung ate ko meron siya, kaya tinatry ko yung sa kanya, tas nagugustuhan ko kasi ang ganda ng coverage. Hindi ko alam kung shade ko ba siya, pero ayan, sabi kasi ng ate ko na shade niya yung number 23. So feeling ko naman ka-shade ko siya. Wait lang, ingay ni Rai-Rai, guys. Nakaka-satisfy magbukas ng mga ganito, no? Parang ayokong gamitin kasi ang ganda ng packaging. Pero kailangan natin siyang gamitin. Idadab natin ng very light lang ha. Tapos sobra, OMG. Idadab natin dito sa my under eye ko. Sa cheeks pala. OMG! 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 So ayan, natatakot ako kasi baka sobrang full coverage niya. I think pwede naman to sa medium to full. Ganyan. Ang bango! Sarap bilaan. Okay, so apply muna natin dito siya sa half ng face para makita natin ang coverage. Kita mo yan? Ay! Ayan guys, ayan yung effect niya sa face. Para siyang matte dito. Ay, parang natanggal yung pagka-glowy, pero hindi. Ayan, glowing pa rin siya, pero parang matte kapag nakaganyan ako, diba? Pero glowing pa rin siya, guys. Hindi ako gumagamit ng cushion kasi yung cushion, guys, pricey. Kaya hindi ako gumagamit. Wala akong pambili, bakla. And ayan guys, ang ganda oh. Pwede mo siyang gawing medium to full coverage. Pero ako kasi, hindi ako nag-full coverage kapag lang merong runway, ganyan, merong event. Doon lang ako nag-full coverage. Pero, ayan. Ang ganda, bakla. Bakit mo? Oh, sis, sino ka dyan? Natanggal yung eye bags ko. Crucial na to, guys. Napansin ko na hindi ako nag-cakey. Kasi usually, nag-cakey ako dito sa may under eye. Pero ngayon, bakla, wala. Wow! Wala! Ayan, mararecommend ko tong cushion na to, lalo na sa mga dry skin. Mag-aayos lang ako, guys, and then I'll be back para sabihin ang mga thoughts ko about sa product na Duicell. A few moments later. Okay, guys, I'm back. So,
So ayan guys, ang napansin ko dito sa products ng Duisel, wait lang men. Isa lang yung amoy nila, amoy silang fresh na parang mild lang. Magugustuhan niya yung amoy niya kapag nasa face yun na. Kasi ako, ayaw ko ng mabagsik na amoy pag nilalagay sa face. Mas gusto ko talaga yung walang amoy or mild lang yung amoy. Pero ito guys, sobrang fresh ng amoy niya. Itong super cushion nila. Sabi ko na yung thoughts ko. So, dito naman tayo sa filtering cream. So, itong filtering cream guys, nakaka-help siya na mag-tone up yung face mo bago ka mag-apply ng anything na foundation or ng cushion. Nagpapantay talaga, pinapantay niya yung color ng face mo, ganun. And also, meron siyang whitening and glowing effect, which is yung nakita niyo naman kanina na super nag-glow yung face ko at nag-white. Di mo na kailangan mag-highlighter or illuminating cream, something. Kasi super mag-glow ka na kung ito lang yung gagamitin mo, itong filtering cream lang. Para siyang primer na napapawala niya yung mga pores mo, nakita niyo naman yung redness ko dito sa nose ko kanina na super red. And all in all, nagustuhan ko tong tatlong products na to. So ito namang Cica Plus Bond guys, para siyang moisturizer na, alam niyo yun, parang, hindi ko siya ma-explain pero ang ganda talaga nito kapag nilalagay mo sa dulay. Ilalagay mo siya sa face mo para meron siyang moisturizing. Tapos ang lambot pa, ang glowy pa. Tapos kagising mo, sobrang lambot ng face mo. As you can see sa face ko guys, ayan o, diba? Parang walang pores. Gusto kong itry itong private care mask nila mamaya katapos kong maghilamos kasi tatanggalin ko rin to katapos kong mag-film. So itatry ko to and then sasabihin ko na lang yung thoughts ko about this. Hi mga sis, so ayan, itatry ko na yung private care mask. Ayan yung packaging niya, open na natin. So ganyan yung itsura niya, dalawang piraso sila na magkahiwalay. Tapos merong ganyan, hindi ko siya na-open, nakalimutan ko, sorry na. Ito guys yung sinasabi ko na dalawang piraso silang mask. Ang ganda lang ng idea nila na pinaghiwalay nila perfect sa mga maliliit yung face gano'n na pwede mong i-adjust. And then ibabad lang natin ng 20 minutes before tanggalin. Ito guys, tinatanggal ko na siya dito. Napansin ko nung binabad ko siya ng 20 minutes, sobrang bango niya, ang lambot niya sa face. Tapos pala yung consistency niya parang laway, ganun, parang humahawak ka ng laway na malapot. Ganun yung consistency niya guys. Ang weird pero masarap naman siya sa face. Lang guys, thank you so much for watching. Make sure to subscribe to my channel. Bye!